Tingnan natin kung meron ang pumasok. Ayan, meron na. Sino ang ating... Sino yun? Elizar at saka si Gerald. Ang ating... what's that? Early bird. Hello po. Good evening, guys. Ayan. So, yung mga umattend kahapon or first and second webinar natin, mukhang anito ulit sila. Thank you so much po sa patuloy na pag-attend. Ayan. Sige po, invite lang po kayo. Maganda po yung topic natin ngayon, no? It's all about fundamental analysis. Tama po ba, sir? Oo, para... Para tomorrow, in preparation for tomorrow. Yes po. So, we are going to discuss fundamental analysis, guys. So, please be ready. And sana kumain kayo at busog para mas madali natin maintindihan yung discussion natin tonight. So, yung ating... pag-uusapan ngayon will be, sabi nga natin ni Sir Nathan, is in preparation for tomorrow's non-farm payroll. Para po sa mga bago, ang non-farm payroll po is isang event na every month nangyayari, sa, especially sa US. And malaking movement yung nagagawa nito sa market. Remember yung pinag-usapan natin about volatility, ito rin yung reason kung bakit nagkakaroon ng malaking galaw at or nagiging volatile, yung sobrang volatile yung market because of this news, which is non-farm payroll. Didiscuss ni Sir Nathan later hanggang bukas yung actual natin tomorrow. Okay? So, 9 pa lang yung ating participants. Invite lang po kayo. Yung mga nasa GC, pumunta na po kayo dito. Wait lang, baka hindi pa sila alam. Ayan, open na po. Ayan, para maka-attend din po sila. The good thing about our webinars, sir, kasi kahit na ma-attend na sila paulit-ulit, may mga questions kasi na nag-a-arise na first time nilang maririnig. That's why natututo rin po bawat isa doon sa ating group chat na naisishare din nila and sa mga bago nating attendees at the same time. Ayan. So, sige po, invite lang po kayo, no, habang nag-iintay tayo ng ating mga participants so far. Waiting pa po ako doon sa ating video for the second webinar. So, isasabay ko po iyon sa mga nagre-request ng recording natin. So, para po sabay natin ma-send yung beginner's training natin. So, dalawa po yun, ano? Isasend ko po doon sa email kung saan kayo po ay nag-send ng inyong mga information para mas... Dalawa na po, hindi na po yung pahiwa-hiwalay or isa-isa kasi dadami po yung send sa inyo. Baka mamaya mapunta kami sa spam. Okay? So sige po, wala naman po ba tayong tanong yesterday so far? Wala naman sigurong tanong. Actually kasi sir, we tackled about fundamental, MT4. So nagtatanong po sila kung paano po yung kino-compute, kung paano po mag-trade. Ayan, pinakita lang natin kung paano. And isa dun sa questions nila, may nag-arise ng question kung paano daw kino-compute, ano daw yung difference ng spread at saka ng points at saka ng pips. So sabi ko, this would be the best day to discuss para po lahat po is maintindihan kasi too much po para ma-discuss yung spread, pips, and ano during doon sa beginners natin. Okay? So ayan. So welcome po si Sir Russell. Welcome po sa inyo. Si Sir Anthony. Nandito si Sir Luisito. Si Ma'am Lunita. Hello po. Ayan. Si Sir John Harold. Ayan. Welcome po sa inyong lahat. And guys, invite lang po kayo para po mas marami tayong makasama ngayong gabi. And mas marami pong matutunan yung tayo sa ating webinar tonight. Okay? So we still have 4 minutes before 6 o'clock. Habang tayo nagpaparami ng attendees, ayan, ulitin ko po ano, yung ating certificates will be sent out sa inyo basta naka-attend po kayo at least maximum 5 webinars. Kahit po yung advanced na training na attendan ninyo ng buo, no, or at least dalawa sa webinar sa beginners then dato sa advanced, okay lang po yun basta makalima. And please use your complete or complete name, yung real name po ninyo, kasi po kung ano po yung ginamit niyo sa webinar, yun din po yung ginagamit natin sa certificate. So kung iba-iba po yung ginagamit niyo, may mga cartoons paminsan yung pangalan, no, ayun po yung mailalagay sa certificate. So or minsan po kino-contact ko po para malaman yung tunay na pangalan para mailagay doon, kasi sayang naman po, legit naman yung certificate natin, then pirmado po ito ng ating speaker at saka ako po
para po magamit niyo for any purposes na pwede niyo pong gamitin. All right? Okay, so sige po, invite lang po kayo. Sino po ang bago? Ayan naman ako. Sino ang bago? First time, meaning first time umattend ng Forex trading seminar or webinar. And first time din umattend sa Tikmil webinar. Meron po ba? Meron po ba? So far, walang nagta... Ayun. Si Sir John Harold, first time umattend po ng training ng Tikmil or first time umattend ng Forex training seminar? Forex trading seminar po, webinar. Paki-chat lang po sa ating chat box. Ayan, para ano, para ay makilaman natin. First time po sa dalawa. Ah, okay, first time po. Medyo ano Sir Harold, Sir John Harold. Medyo malalim po or medyo advanced na po kasi yung pag-uusapan natin ngayon. But if you are willing po or if you wish to have po yung first two webinars namin which is about sa beginners training, pwede mo pong iwan yung email address mo para ma-send ko po sa inyo para meron po tayong marireview at maintindihan po natin ano po ba talaga ang Forex training. Kasi sa first two seminars po yan dinidiscuss. Okay? Para po hindi po kayo malito. As your guide na lang din po. And for review na rin at the same time. Okay? So si Sir John Harold lang po ba ang ating newbie? Ayan. Welcome Pastor Shem. Ayan. Si Sir Vincent andito. Welcome po. Ayan. Nag-enjoy ba kayo sa GC? Marami kasi Sir Nathan na nag-attend kahapon na nagpa-add sa ating Tikmil community. So natutuwa po sila na marami po tayong kasama na bago. And of course, nag-exchange. Nakita nyo naman Sir ko na nag-exchange sila ng kanilang mga ano. Analysis. Yes, sir. Opo. So, yun po yung nakakatuwa kasi hindi sila ganun katagal pa sa ganun sa mundo ng trading, but they are, you know, trying their best. At the same time, sinishare yung analysis. And of course, nagsishare din sila ng kanilang mga insights kung saan tatakbo or paano ang galaw ng bawat instrument na tinetrade nila. So, yun po yung naging na-create natin. Magpa-add sa GC. Ay, wala ka pa po ba, Sir Luisito? I-add po kita. I-PM nyo lang po muna ako sa Facebook. Ito po yung aking Facebook account. Para po ma-i-add ko kayo sa GC. I thought you were already sa GC natin, Sir. Wait lang, ha? Sige po. Sir Luisito, i-send, i-PM mo po ako. Ito po yung aking Facebook account. Akala ko nakapi na. Wait lang. Ito po yung aking Facebook account. Then, paki-PM nyo po ako. Para mai-add ko po kayo doon sa ating group chat. Marami pong natututo dyan and lumalakas ang loob nila kasi syempre may mga kasabayan silang mag-trade. Ayan, naalala ko kasi before, bago ko tumalon sa market, alam mo, naiiyak pa ako bago ko mag-trade kasi kinakabahan talaga ako dahil wala akong kasama, wala nagbo-boost, nagbo-motivate sa'yo, or wala kang matatanungan, no? At least dito sa GC natin, nagtatanungan sila kung ano ba yung magiging, outcome or magiging trend for that particular instrument. And of course, dahil dun sa events or news or fundamental analysis na nagawa nila. Okay? So, 6:01 na. So, maybe we, in 2 minutes, siguro 6:05, okay lang ba, Sir Nathan? 6:05? Okay lang sa akin. Okay po. Sige po. Okay po, sir. Bali, habang naghihintay tayo para dumami pa tayo. So again, dun sa mga bago, no, inform lang po namin kayo. We always start and end this webinar with a prayer para po may guidance tayo. And again, we also respect your faith po, religion, and your organizations, ano, but at least we please allow us para po makapag start tayo. And by the way, guys, yung mga recordings natin, again, uulitin ko, available pa lang yung isa, yung first, then second, hindi pa po. So, please bear with me. Isisend ko naman po yun sa inyo. Sa lahat na nag-iwan ng email addresses. Dun sa mga hindi pa na gustong humabol, please leave your email addresses para po mamaya din sa recording na
ito. Para at least tatlo yung may send ko, or dun sa mga hindi pa, let's say, ang plano ko po kasi is isi-send yung advanced training ng isang send lang. So if you will attend the 5 advanced training po natin, isi-send ko po ng sabay-sabay para po hindi po maging spam yung ating email sa inyo. Kasi kung isa-isa ko po yan isi-send sa inyo, 5 po yan, or bali 7, no, kasama yung for beginners natin, medyo marami-rami. So better yet na intayin ko pong matapos yung 5 na advanced training. So para po dun sa mga magre-request, huwag po kayo maiinip, ano? Para po sabay-sabay at saka at least, di ba, ano, continuous yung panonood ninyo kung kagamitin po natin sa pag-review. You're welcome po, Sir Bryant. Ayan. Okay? So guys, invite lang kayo ng mga friends and relatives, guys, para at least, ano, mas maganda yung ating discussion tonight. Kasi sabi ko nga, guys, question ano lang ha, tawag dito, siguro kung may questions tayo. But Sir Nathan, okay lang ba na sa chat na lang ilagay yung questions o dun pa rin sa Q&A natin? Sa chat na lang. Bali, sa chat na lang para isa na lang yung window, no sir? Mm-mm. Okay, so guys, so, ayun yung ating... Ginabantayan ko yan. Yan nga po. Yung Q&A so, and then chat. So, dapo, magulo. Mas okay po. Mas okay guys, or mas maayos na doon na tayo sa chat box magtatanong para iisa lang yung ating window na titingnan, ano, para mas at least ano, lahat andun din yung questions, lahat din pagka nagka-copy paste din po ako kasi nare-review natin yung mga questions doon na pwede nating basahin. Kasi pagka yung sa Q&A po, kino-close po kagad natin yan eh. So hindi natin nare-record yung mga tanong ng clients. And the good thing about it is nagkakaroon tayo ng basis na pwede nating gamitin doon sa experience natin or sa pag-apply natin sa pag-trade. Okay? Alright, masyado na yata akong maraming sinabi. Okay guys, we have only 1 minute bago mag 6:05. Siguro we 37 na tayo ngayon. Teka muna, bago pa ang lahat, malagyan na kita ng access, Sir Nathan. Ayan, so pwede na siya mag-share mamaya. Sorry, lagi ko nalilimutan yan. Alright, so guys, please join me sa prayer natin before we start, okay? Father God, we thank you for this wonderful night at marami naman po kaming kasama ngayon na nag-share ng kanilang oras para po matuto sa aming Forex training webinar ngayong gabi na to. Ang pag-uusapan po ay as advanced training. We hope, Lord, na mas marami pa kaming matutunan at bigyan mo po kami ng guidance, wisdom, and knowledge. Especially po ang aming speaker for tonight, Sir Nathan. Bigyan niyo rin po siya ng wisdom and knowledge para po ma-share niya ng mas maayos at mas madaling maintindihan sa mga attendees po namin tonight. So, Lord, we pray for your guidance and your blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So guys, yeah. Dun sa mga bago, introduce ko lang muna ating guest speaker. No, sa mga bago, ako muna. Sige, ako po ang country manager ng Tikmil. And Tikmil po is been servicing or catering Philippine region for almost 8 years na po. So kung gaano po katagal, siyempre matagal na po at marami na rin po tayong clients na happy at nag-stay po sa Tikmil. So maraming salamat po dun sa mga nag-stay sa Tikmil. And of course, yung ating guest speaker for tonight, actually he's one of my mentor and he's been trading or in this business for almost 30 years na. Wag mo nang tanongin yung edad, okay? Basta almost 30 years na siya nagtitrade. And of course, with his portfolio talagang anyone kasi talaga magugulat. So his portfolio in this business is 800 million pounds. Okay, so kaya po with his credentials and all the experience that he has, siya po ay talagang may rights para turuan tayo ngayong gabi. So none other than our speaker for tonight, Mr. Nathan Jensen. Hello Sir Nathan, good evening po ulit. Good evening, thank you for having me. Dun sa mga participants, no, I have one simple rule lang. If there is something that you do not understand or if you have a question on the topic, just post your question. I will stop and then answer them to the best of my ability. And sana naman, yung question related dun sa topic natin. Hindi yung biglang na tumatalon, nawawala tuloy tayo. So with that, eto na. Can you see my screen? Yes, sir. Ayan. So... ang topic natin ngayon ay market analysis, particularly
Teka, sinek ko yung chat eh. Particularly fundamental analysis. Kasi ang market analysis, eh, dalawang klase yan, no? Dalawang approach. One is technical. Ito yung parating inaano ng misis ko eh. Huwag daw ako masyadong technical. Ito yung kasi based on math yan, no? So, pag pinag-usapan ng math, napaka-precise niyan. The other one is based on fundamental. Ito yung factors that can have an effect, no? That can influence market volatility. Na-mention kanina yan ni Miss Sally, I think in one of her presentations, no? One or two days ago. So, dito muna tayo mag-concentrate because come tomorrow, no, June 2, it is the first Friday of the month, and there is a data that I heavily monitor, no, and it only happens on every first Friday of the month, no, at exactly 8:30 p.m. So pag-uusapan muna natin yung fundamental analysis kung paano natin gagamitin ito to our advantage, di ba? So, pagka nakakuha na kayo ng idea, pwede na natin itong gamitin sa actual trading natin. So, yun, no? So, kung wala na kayong questions, no, tuloy na natin ito. We will start discussing for tonight, for the next 2 hours, fundamental analysis, no? And as much as possible, I will try to make this as layman as possible, no? Dahil na overwhelm ako dun sa sinabi ni Miss Sally kanina na napakarami natin mga beginners ngayon who are attending. Baka ma-overwhelm kayo dun sa mga words na pag-uusapan natin, no? Eh, like I said, just post your question. I will stop, and then with the help of Miss Sally, she will monitor the questions, and then she will interrupt me para at least masagot namin kagad ang inyong katanungan. Ayun. May tumutunog. Sa akin ba yun? And, wala naman kami, sir, naririnig. Wala kayo. Oh, so, sa akin. Okay. Fundamental analysis, no? By simple definition, it is a type of market analysis which involves the studying of the economic situations of countries to trade currencies more effectively. So basically, pag sinabi mo mag-analyze ka fundamentally, no, dalawang, di ba, ang bawat instrument, dalawang currency pair. Now, let's say we'll talk about the euro and the dollar. So we're talking about two countries or two areas here, no? One is the United States of America, which is composed of 55 states. The other one, euro, is in Europe, composed of 100 plus countries, no? Belonging to the European Union. So kung gagamitin natin ng fundamental analysis, dalawang bansa yung babantayan natin, hindi lang isa, no? Now, by analyzing it fundamentally, it will give you information on how big the political and economical events, no, influence the currency market. Like I said, no, they can influence, they can move the market, no? Mga fundamental figures na umaano, no, mga nakakaapekto. Figures and statements given in speeches by important politicians or heads of state or mga tawag dito sa atin, cabinet members, pero sa ibang bansa eh, cabinet members din ba ang tawag nila? Anyway, so ito yung mga key personnel, no? Pagka yan, mga yan, nagsalita, no, it tends to have an impact on the movement of the currency that is affected, no? Kaya importanteng malaman din natin yung mga personalities na yan, no? Now,
if you will notice on the last part, no, in particularly announcement related to the United States economy and politics are the primary to keep an eye on. Well, my bias kasi is on the US dahil hanggang ngayon, sila pa rin yung tinatawag na universal currency, di ba? Although yung galing sa Europe, Brazil, China, di ba? At saka yung Russia, no? They're trying to influence the world market by using their currencies, no? But for now, no, let's stick to the United States currency muna kasi ito yung nakaka-apekto, no? Ayan. This is an example, no, of an economic calendar. Bakit economic calendar yung pag-uusapan natin? Kasi dito lumalabas yung mga surveys na bawat country kung saan nakaka-apekto ang movement ng currency. No? If you will notice, there are several rows, no, with different flags, no, from China, from Australia, from Japan. And then you can see on the different columns, no, the time that it will be released, the currency, or the usually flags are nandiyan dyan. And then the event itself, no, description of the event. And then its importance, no. Merong mga color coding yan depending on the economic calendar that you are watching or monitoring. Ang mga kulay kasi dyan is always orange, red, minsan green, minsan blue, no. So bantayan na lang ninyo yun. But in essence, ang gusto kong i-concentrate ang attention ninyo dun lang sa mga high impact news, no, which is colored red. The next column will be the actual figures that was released. And then next to that is the forecast, no. Forecast is important because dito nagre-rely yung mga economists, no. Sila doon sila naglalagay ng forecast nila based on previous figures, no. So yung previous figures naman ang kikita ninyo nasa pinaka last, no, yan yung figures nung last month or last quarter or last year, no. Makikita naman ninyo yan, eh. Kagaya nito yung doon sa Japanese gross domestic product, QOQ, meaning quarter on quarter. And then the bank lending, YOY, meaning year on year. So last year's lending is 2% nung previous. Tapos may forecast sila. In this case, wala pa, no? Pero based doon sa forecast, lalabas yung actual. So dun magkakaroon ng volatility sa market, no? Now, not only economic events like this is important, but also the heads of states, no? So, babantayan ninyo yan. Example, may tanong si Wilbert. Mamaya, no, papakita ko yung website na inaano natin. Pero sa Tikmil, meron din sila dyan na economic calendar. Doon yung makikita yon. Dito, this is an example of an economic calendar from a different broker. And why are the events that doesn't have forecasts but have actual results? Minsan nangyayari yun, no? Kasi rini-revise nila yung forecast. So, binubura nila yon. But let me show you. Can I show you? Can you see my screen? Economic calendar pa rin pa, sir. Okay. Paano ko gagawin to? Share. New share.
Yeah, nakikita niya? Yes, sir. Yeah. This is the economic calendar from Forex Factory. No? And if you will notice, I'm not logged in. Pero yung time niya, eh, 550, kaya 551 kasi hindi pa ako nakalog in. Pero if I am logged in, it will show, it will recalibrate and will show the actual time, which is 6:17 p.m. na. So, ito yung economic, oh, sorry, ba't naglumabas to? Ayan, ito yung economic calendar na rin, pinopost nila week by week, no? So, tapos na yung Monday, which is May 29, Tuesday, May 30, Wednesday, May 31, and then today, June 1, no, ito yung mga economic calendars, might as well log in. I'm already logged in, so pinapakita na yung tamang time frame. So, balik tayo sa Thursday. Ayan. If you will notice, no, ang dami nang lumabas kanina, no, 7:50 lumabas from Japan. No, ito yung mga ano, nangyayari yung revisions kasi, no, Wilbert. Kaya wala, minsan wala dahil kasi nire-revise nila yung kanilang forecast. But what is important is kung ano yung actual na lumabas, no? So, yun yung ano natin diyan, kailangan bantayan. And if you will notice, no, come Friday, which is heavily awaited, no, dahil kasi first Friday of the month, lalabas din yung non-farm employment change. Ito yung i-discuss natin bukas. No? I-define natin yan, babantayan natin kung ano yung magandang strategy yung gagamitin. But for now, Thursday, June 1, no, lumabas na kanina yung red, no, high impact news yan. Lumabas na kanina from the European Union. And then mamayang 8:15, no, from the US, no, ADP non-farm employment change at unemployment claims. I-discuss natin mamaya yung essence ng unemployment claims, no? But if you will notice, yung actual ng unemployment is 229. Tapos naging ang forecast nila is 236,000. So mamaya tatanungin ko kayo, is this good or bad for the US economy? No? Kasi if it's good, then we know what to do. We buy the US dollar. If it's bad, then we also know what to do. We sell the US dollar across the board. So hindi lang yan, meron pang isa. Yung ISM Manufacturing PMI, Purchasing Index, no? Lalabas 10 p.m. So if you will notice, I'm only highlighting the high impact. And if you can see, no, every now and then, every day, there are high impact news that you can take advantage of. Ang kagandahan sa fundamental analysis, eh, alam mo kung anong oras lalabas yung mga data na yon, no? At alam mo kung anong oras din magkakaroon ng effect sa currency markets, no? Ayan, this is Thursday. Nung Wednesday, meron yan, no? From 10 p.m., may 8:30, no? May 9:30 in the morning. Our time yan, ha? Oras natin yan, no? 7 o'clock from Australia, and then from Tuesday, wala, ah, isa lang, consumer confidence, no? 10 p.m. sa US, so on and so forth. So if you will notice, kailangan lang ninyong bantayan yan. Ito yung kagandahan sa fundamental analysis. Araw-araw, pwede kayong magkaroon ng opportunity mag-trade, no? You just need to know when by looking at the calendar, no? So share ko lang uli yung aking screen. Can you see my screen? It's supposed to show the economic calendar.
Yes, sir. My PowerPoint presentation? Yes, sir. Okay. So far, walang questions. That's good. Okay. So, ito yung mga ibang samples, no? If you will notice, red, yellow, and green naman sila. Kanina, blue, no? So, oops, ba't nawala? Ayan. Ito na yung magiging strategy natin, no? For analyzing the fundamentals of the countries that we intend to trade, no? And this is how we will approach the market, no? Whenever we want to trade fundamentally, no? If the forecast is better than the previous figure, then the US dollar usually is going to strengthen against the other currencies. Pag sinabing other currencies, anything that is being traded against the US dollar. So ano-ano ito, no? Mga examples natin. Euro dollar, sterling dollar, or GBP dollar, or dollar yen, or XAU USD, meaning we're trading the gold against the US dollar. So across the board yan, no? Not just currencies, but other instruments that is being traded against the US dollar. Are we trading Bitcoin against the US dollar? Yes, meron niyang rate, diba? For every Bitcoin, there is this amount of US dollars. Crude oil is pegged against the US dollar as of now, no? Ito yung gustong palitan ng mga ibang countries, no, ng mga ibang giants like China, Russia, and Brazil. They no longer want to use the US dollar but to use their currencies. So, ginagamit natin din natin 'yan. Although ang symbol lang nakalagay doon eh crude oil or Brent oil, but it is still pegged against the US dollar. Now, but when the news are due, traders have to check the actual data. Kasi minsan nagbabago nga, no? Kagaya ng tanong kanina ni Wilbert, bakit minsan merong forecast, minsan wala? Kasi nagbabago pareho, no? Eh, importante talaga kung lumabas yung actual. Kung ang actual is better than the previous, than the forecast, then it is actually good for the US dollar. And it is expected to strengthen against other currencies. Mind you, ha, mabilis mangyayari ito kasi short term ang effect nito. Gaano ka short term? Minsan 3 minutes, minsan 5 minutes. No? Ang pinakamahabang fundamental factor na na-witness ko ay nung September 11, 2001. Dahil inabot kami ng 3 araw na halos windang kami dahil kasi yung market talagang napaka-volatile. Ito yung nagkaroon ng yung eroplano nag-crash doon sa mga buildings ng World Trade Center. Bukas 3 days, Tuesday nangyari yun eh. Thursday na magulo pa rin yung market. But in a normal day, like tomorrow, na walang World Trade Center na pasasabugin, no? Magka-crash na eroplano, nasa 5 minuto lang tapos na yung volatility, tapos babalik na siya sa kanyang original trend, no? Yan. Question so far, mukhang dalawa lang yan. Either naintindihan yung ano ko or medyo hindi nyo naintindihan, nahihiya lang kayo magtanong. Please, huwag kayong mahiya magtanong sa akin. In fact, pag ako nagtanong o kaya nagtanong, merong kayong point system na sinusunod, di ba? And Miss Tali will generate the overall points. Tapos meron yata kayong ano, libreng cellphone. Which, si Len may tanong, which reports po ang tinitingnan dapat? Ang magandang tignan yung lahat ng mga high impact news, Len. Yun ang bantayan natin. Now, let's talk about, wala yung mouse ko. Ayan.
What are the most powerful figures that move the forex market? Balik tayo dito. Sino ba yung mga figures na pinag-uusapan natin dito? Ito yung mga heads of states, mga cabinet members, mga Federal Reserve governors. Pero sa atin, hindi Federal Reserve ang tawag sa ating di ba? Ang tawag sa central bank natin ay BSP, di ba? Bangko Sentral ng Pilipinas. So, point system tayo, no? Meron kayong price kay Ms. Sally. Sino ang presidente ng Pilipinas? BBM, tama. Si Luisito. Kasi madaming reports na pinapakita kanina sa economic calendar. Tama yun, Len. Marami. Pero concentrate lang tayo. Balikan natin. Balikan natin yung itong Len, can you see the economic calendar? Marami, no? Ang haba. Pero wag natin ititrade yan. Choose our battles wisely. Ang baba natin lang natin, yung mga high impact news, kagaya nito, no? From the US, consumer confidence. From Australia, no? Wala. Kasi speech lang yan. From Australia, CPI, year on year. Yan. Aanuhin natin yan. German CPI, pula. No? Not all, no, merits your attention. But what I'm saying is, let's choose our battle wisely. Gamitin na lang natin, i-trade na lang, gamitin natin yung oras natin doon sa mga high impact news, which is the red ones. Ito, yung mga red na yan. Ayun. May Q&A. As a newbie, anong pair ang magandang pag-aralan muna? Bernard, yan. Bernard, maganda tanong yan. Ang pinakamagandang mai-advise ko sa inyo is to start with the most heavily traded currency in the world. And this is the euro-dollar. Bakit euro-dollar? Imagine mo, the US is actually comprised of 55 different independent states. A state is practically a small country, di ba? Kaya lang naging kaya nga tinawag silang United States kasi nagkasundo sila na they will use one constitution, they will use one president, no, they will elect one president for all the 55 states. Pero bawat state na yan, di ba, ang pinaka big boss dyan ay yung governor. Di ba? Kaya nga yung mga nagiging presidente sa US ay usually galing sa mga dating mga governors that will run for the election. Isa lang ang naalala kong hindi politician na naging presidente, si Trump. Kasi businessman yun eh. Di naman siya politician kagaya ni Biden. Si Biden eh, almost 60 years na politician yan. No? Kahit si Obama, no? Governor din dati yan. Si Clinton, ganun din. No? Si Bush, yung mag-ama. Mga politicians yan. Long time before they became presidents. So, 55 states, independent states, no, belonging to one country, no, they are the US of A is comprised of 55 independent states or independent countries eh, pero they are considered as one, so US dollar. The other one on the other hand is the euro naman is comprised of different countries din in Europe, no, nandiyan yung France, nandiyan yung Poland, nandiyan yung Estonia, nandiyan yung Italy, andyan yung Spain, no, Portugal, no, different countries from Europe. So, if you will notice, parang United States din sila, pero sila talagang different countries, no? May mga kanya-kanya silang presidente. So, as a newbie, I would strongly suggest you trade muna yung heavily traded currency kasi since heavily traded dyan, malakas ang movement dahil kasi maraming mga nagtitrade dyan, no? Ang nangyayari, yung spread lumiliit, no? And pag lumiliit ang spread, pabursa isang trader yon.
So I hope that answers the question, ano? Meron ka agad apat na question sa chat, no? So si BBM, tama, ano? Ayan. Len, I hope I was able to answer you, no? By showing you this economic calendar from Forex Factory. So, ayan. Okay. As a newbie, ano to? Ah, nasagot ko na to from Bernard. Si Michelle, sir, paano po interpret yung mga numerical figures sa economic calendar, actual forecast and previous? Yes, darating na tayo dyan. Michelle, papunta na tayo dyan. Sasagutin na natin yan in a couple of slides. So, I go back to my presentation. So, si BBM, tama, no? Sino naman yung pinaka head ng ating central bank, which is the Banko Sentral ng Pilipinas? Kilala nyo po ba? Ang makasagot, may points. Kaya sumagot kayo. O hindi nyo kilala? Diba si Joke, no? Diba? Felipe Medalla. Is it? Sabi ni Google. Oh, okay. So si Medalla na nga. Si Joke na sa finance. Ayun. So, ayun. Tama. Okay. We need to focus on the significant events marked on red on the Forex calendar. Yes, Lolita. Hindi. Di ba napakarami? So, hindi na natin kailangan na lahat yan i-trade natin. No? Pili lang tayo. Miss Lolita. Ayun, si Felipe Medalla. Eh sa United States, sino naman ang presidente o prime minister? Sabi ni Len, si Powell. Si Biden, tama si Luisito, Biden. No? Si Claire, sabi Powell. Biden sa USA. Yes. No? Tama yun. Eh sa Japan, sino ang presidente or prime minister? Ayun, Kishida. Ayan. Tatandaan niyo yung mga pangalan na yan. Kasi pag yung mga yan nagsalita, it will have an impact on the currency markets, no? Pag si Biden nagsalita, it will have an impact on the US dollar. Kapag si Kishida so nagsalita, it will have an impact on the Japanese yen. Eh, di ba, tradable ang Japanese yen. So, babantayan natin yan, no? Yeah, so these are the people that we need to watch out for, no? Ayun. Now, kanina may tanong, paano i-interpret yung mga figures? Lalabas tayo dyan. But let's just first concentrate, no? Dito muna sa description ng mga events, no? The non-farm payroll or unemployment and the non-farm employment change, no, is a statistic research recorded and reported by the Bureau of Labor intended to represent the total number of paid U.S. workers of any business excluding the following: government, private household employees, ito yung mga tao dito, mga kasambahay, no? Hindi kasi hindi nila ma-record yan ng maayos kasi mayroong mga kasambahay that only do it for a couple of hours, so they are usually paid in cash, no? So hindi na dumadaan sa banko, so hindi na nabubuwisan, hindi na re-record tuloy ng Bureau of Labor Statistics, no? And of course, employees of non-profit organizations and the farm employees.
But the rest, no, ito yung tinatawag na non-farm payroll, non-farm employment change, no. This is a monthly report that includes estimates on the average work week and the average weekly earnings of all non-farm employees. Yung hindi kasama dito, no, doon sa description ko. Now, ito na tayo. Pag-uusapan na natin yung mga figures. Pero labas muna tayo ng konti dito sa pinakaunang-una. Okay. Yung previous, ito yung pinaka-last na column. Yung forecast, ito yung sa gitna, no? At yung actual. Pagka hindi, wala, meron mga economic calendar events na wala pang mga actual kasi hindi pa nangyayari. If you will notice, naka-indicate dito 7:30 PM pa lalabas yung data doon sa monetary policy meetings galing sa Europe, no? Mamaya pang 7:30 merong arrow. That's the latest data that will be released today. But if you will notice, di ba, parati ko sinasabi na let's only concentrate our efforts on those high impact news, yung mga pula lang. Yan. May questions ba? Sir, ano ba ang mga issue na malakas maka-epekto ng movement ng market? Unemployment, gear record. Oh, lahat yan, di-discuss natin, Milesio. So, let's now go to the descriptions of each figure, no? Yung forecast, ito yung fino-forecast ng mga economist, no? Nung bansa na yon. So in this case, no, sa Japan, no, ang forecast nila was 2.7%. Yan, forecast nila. Pero yung unemployment rate last month, yung previous, was 2.8%. So, ibig sabihin, 2.8% last month. Tapos, ang forecast nila is 2.7. Ang interpretation dyan is this, no? Unemployment ang pinag-usapan. Pag kumonti yung percentage, is it good or bad for the Japanese economy? It's good kasi kumonti yung mga unemployed. Tama. Thank you, no? Daming sumagot. Yes, tama. Good. No? Now, if you will notice, ano nangyari? Ang naging actual is actually lower than the forecast. Naging 2.6. And if you will notice, kinulayan nila ng berde or green. Diba? Indicating that it is definitely good for the Japanese economy. Kasi mas kumonti pa, di ba? From 2.8, no? Which is previous, and then the actual for the this month is 2.6. Do you follow? So this is how we will interpret the figures. Tanong kanina yan, ni Miss Lolita yata, if I'm not mistaken. So, pag-aaralan natin ng konti, no? May konting analysis yung ano natin. Common sense analysis lang ito. Kaya nga masarap gamitin ang fundamental. And in fact, I'm a heavy fundamental trader. No? Gawa tayo ng ibang example. Ito, no? Yung sa Switzerland, no? Yung economic barometer nila. Yung last 2 months ago, no? Yung previous nila, is 96.1. Pero ang forecast nila is 95. But since mas mababa pa yung naging actual, mas mababa sa ano, ha? Sa forecast, ha? Not on the previous, no? Kinulayan nilang pula. So automatic, it is a signal for you to start selling the British pound, the Swiss franc, no? Kasi nga red ang lumabas.
So ito yung mga actual figures. Napunta tayo dun sa mga economic events na babantayan natin. No? Mamaya, 10 p.m. at 8:30 p.m., 8:15, 8:30, mga pula yan, no? Mamaya, titignan natin, no? Yung ADP non-farm employment change. Ang previous is 296. Ang forecast, 173. Question. Is this good or is this bad for the US dollar? US dollar, ha? Dahil kasi US data ang i-release mamaya. Ay, yun. May mga sumasagot. Sorry. Yun. Bad, no? How about unemployment claims? Yan. 229,000 ang previous. Ang forecast, 236. My question is this good or is this bad for the US economy? Bakit merong good, merong bad? Gusto ko lahat kayo isa-isa lang ang sagot, no? I-type nyo lahat kayo, ang forecast pa lang ito, wala pang ano, wala pang actual, di ba? Ang i-type nyo, good. Yan, dapat i-type nyo good. Bakit good? Diba unemployment yung pinag-uusapan natin, unemployment claims. Sa Amerika kasi, kapag bigla ka naging unemployed, you can claim welfare from the government. Diba? Sa Pilipinas, hindi ako sure kung meron ito o wala eh. Pero sa US, you can claim welfare, no? So, ito yung mga nagki-claim. Nung 2 months ago, nung nagki-claim, 229,000. Ganon karami ang nawala ng trabaho. Ang forecast nila is 236,000. Sorry, mali ako. Bad pala dapat, no? Bakit? Kasi naging 236. Dumami ang unemployed. So, ang tamang sagot dito ay bad. Sorry ha. Good ang pinapasabi ko sa inyo kanina. Oo. Bad yan. Kasi 229 naging 236. Di ba? So, ang in-expect natin dito is bad. So, pagka bad, anong gagawin natin? Are we going to buy the US dollar or are we going to sell the US dollar? Sell, di ba? O, isa lang ang gusto ko nyong i-type. Sell dapat. Sell the US dollar. Yan, tama. So, naintindihan na ninyo kung paano mag-interpret nito. No? Madali lang, di ba? O, dun sa unemployment claims. Kailan lalabas yan? Kailan lalabas yan? Ngayon. Thursday, June 1. Di ba? Anong oras? Mamayang 8:30. O. So, kung ako si kayo, hindi na muna ako mag-trip. Magbabantay na lang ako umabot ng 8:30. Pagdating ng 8:30, saka ko titignan kung ano yung magiging actual, but I will act accordingly. Diba? So, trabahong tamad. Hindi na ako magbabantay ng market. Ngayon na lang ako ano, magbabantay na lang ako ng 8:30. Maghihintay ako ng 8:30. So, nakita nyo ang ganda, no? Maganda mag-trade ng fundamental. Pero merong dalawang question and answer. If, for example, USD has good news in the economic calendar, would Euro-USD go up? Francis, no. If it's, ano yung ikaw na nag-describe, no? Good for the US dollar. So, the chart will show that the Euro-dollar will start to go down, not up. Kasi, bakit down? Kasi you need less dollar to buy the euro. So, nagsistrengthen yung US dollar. Diba? Ang usapan natin dito, good ang release eh, sa US dollar. So, dapat bumaba siya. No, not to go up. Yun. Si Bernard, tama yung sagot kanina, but sell, no? Ayan. Any more questions? Clear na tayo dito?
Okay, okay. Good, kung clear na. Let me just go back to my slide. There's a question. Sell po euro dollar. Ano yung clear na tinatanong mo na sell ang euro dollar? Okay, so description na nga ng non-farm payroll, ano? This is an old data, no, from 2000 to 2012, no. If you will notice, no, yung non-farm payroll, no, medyo volatile. Bumaba, umakyat, bumaba at paakyat naman, no. So, makikita niyo yan sa economic calendar yung mga charts na yan. Si Alvin as a scenario of tapos na tayo doon. Alvin, so for the economic calendar, high impact factors are always marked in red po. Yes, Alvin, they are always marked in red. It is expected that it is going to create heavy volatility in the market compared to the yellow and the greens. Yon. Si Miss Claire, if ever yung actual mag-confirm sa forecast, sell po euro dollar. Balik tayo, no, dun sa ano, if the actual is higher than the forecast, chances are it's good for the dollar. Pero in this case, since we're talking about unemployment, no, lower is better, di ba? So if the actual is lower than the forecast, no, then it is a sell for the euro dollar. Iyon po. Ayun. So, iyon ang ano. Si Elizer mayroong tanong. Sir, bakit patas EU ngayon na red man ang news sa EU? Elizer, can you please rephrase your question? Medyo hindi ako magaling magbasa ng ano eh, ng abbreviated. Ayun. So, let me get back to you, no. Please rephrase your question or anuhin mo para mas madali natin maintindihan. Going back to the non-farm payroll, ito yung example ng kanyang activity for the last 12 years, no. Ayan, makikita naman ninyo ito, non-farm payroll. Iba yung oras ko dito kasi I am using a different economic calendar here. But if you will notice, no, ito yung kanyang historical graph. No? Umaakyat, bumababa, umaakyat, bumababa. Ayan. Sorry. Ayan, balik tayo. And also, no, ito, yung previous niya is 200,000. Yung forecast niya is 180,000. So, kumonte yung nagpasweldo, no, ng non-farm payrolls. So it was supposed to be bad for the US dollar. 'Di ba? Kasi kumonti from 200 naging 180 lang. Pero nung lumabas yung actual, in this case it's higher than the forecast and even higher than the previous, this became, instead of bad for the US dollar, it became good for the US dollar. No? So, and if you will notice, it is still a high impact news. Kulay pula. Hindi siya kagaya dito, no, yung price in yung core CPI price index na color yellow. No? Hindi siya masyadong high impact news. Ayun. Si Celes may tanong, ano ang CPI? It's consumers price index. Yun po yung ibig sabihin ng CPI. There's a question. Hindi na ako binalikan ni Elizer. Pero si Lolita, ano yung sagot mo at sagot? Ayan, non-farm payroll yan. No? Previous yan. Now, let's talk about the interest rates. Okay. Interest rates traditionally
if a country raises its interest rates, its currency will strengthen because investors will shift their assets to that currency or country to gain higher returns. No, again, let me reiterate, it is short term. So, kunwari, meron kang extra money, tapos nag-raise ng interest rates ang US, anong gagawin mo? Eh, extra money ka, edi start buying the US dollar across the board, no? Sell the yen, sell the euro, sell the pound, sell the Aussie, sell gold, sell Bitcoin, sell crude oil, no? Kasi nag-raise sila ng interest rates. But again, siyempre, lahat ng mga traders sa buong mundo, iisa iniisip. Short term yan. So lahat sila nag-sell. So pag kumita na yung order nila, ililiquidate na nila ng mabilisan. So dapat sabayan mo din. So importante po na nakamonitor ka. Miss Elizer, meron ng question. Sir, yung Europe news po na lumabas, sir, red. I still don't understand what you mean. Miss Sally, a little help here? Baka alam mo yung ano. And interest rates. Ito naman yung European interest rates, no? Oh, sorry. But tumatalon. And 2.5 as 0.25% expected is 0.25%. So there's no chance that there is going to be a revision on the interest rates. However, no, we still monitor that kasi high impact. Paano kung biglang nag-raise sila ng interest rate? So it will be good for the European currency, di ba? So what do? You start buying the euro across the board. Di ba? Pero kung kunwaring nag-lower sila ng interest rate from 0.25, ginawa nilang 0.10, what will you do? Diba? You start selling the euro dollar across the board. You buy the dollar, you sell the euro. You buy pound, you sell the euro. You buy the yen, you sell the euro. Again, across the board. Do you follow? So walang tanong. Very good. Next is the consumer price index. Kanina may nagtanong eh, ano ang CPI? Ito 'yun. Ito yung CPI, no? The CPI is a key determinant of the level of inflation in any economy and is calculated by taking a household basket of goods and comparing the value of this to the previous period, no? The CPI is comprised of the following, no? Food and beverages, housing, apparel, transportation, medical care, recreation, education and communication. And actually, itong education and communication na ano na to sa internet eh, na idagdag na sa internet, no? And then other goods and services, no? Yan. Pag sinabing internet, andyan yung Netflix, andyan yung mga social media, no? Parang lumalaki na yung pie nito, no? At nababawasan na yung sa recreation at saka dun sa other goods and services. Parang nako-consolidate, lumalaki na yung dun sa education and communication. This is an example of the CPI from Switzerland. The previous is -0.1, their forecast is -0.2. Pero ang lumabas, zero. So, it's actually good. No? Ayan. So, again, alam ninyo kung kailan lalabas ang CPI at kung anong oras. No? So, hindi nyo na kailangan mag-monitor ng market 24/7 kasi mamimili na kayo ng laban ninyo. No? You will be choosing your battles. Ah, yun, si Elizer nagtatanong bakit yung news ay lumabas, sir, is red pero bakit tumataas ang euro dollar? Sir, hindi pa naman nag-release ng economic ano, 'di ba? Event. It is colored, it is
perceived red kasi high impact. Ibig sabihin, kapag lumabas na yung data mamayang hapon or mamayang 8:30, no, gagalaw at gagalaw yan. Now, depende sa magiging data release, if it's good for the dollar, di babagsak yung euro dollar. But if it's bad for the euro, for the dollar, edi aakyat yan. To further show you, kung nakikita nyo po ba yung economic calendar ko? Ano po yung nakikita ninyo sa screen? Hello? CPI. Hindi nyo po ba nakikita itong screen ko? Which is the economic calendar. Ayan, can you see it now? Okay, thank you. Ang tanong ni Elizer is bakit tumataas ang euro dollar? Wala pa naman po kasing 8:30. Mamaya pa pong 8:30 yan at saka 8:15 pwedeng gumalaw. Pero sa ngayon, ito munang oras is 6:58. Ang next na lalabas actually is 7:30, manggagaling pa sa euro. No? So mamaya pa po yan talaga magkakaroon ng impact. Hindi po porque red, dapat gumalaw na ngayon yan. It only signifies the volatility, the impact it will have on the currency markets tonight. At 8:15, at 8:30, at 10 p.m., no, for today, for Thursday. No, hindi na natin i-consider yung orange, which is the ISM manufacturing prices. Hindi ko na kinukonsider yan. Yun. So I hope I answer your question, Elizer. Anonymous, no? Does it happen po ba na there are conflicting reports like high unemployment but high NFP? So isang negative for the economy at isang positive. Ano ang magiging effect niya sa US economy? Okay, there are two questions. Number one, does it happen that there are conflicting reports? Yes, it happens, no? Nagkakaroon ng minsan conflicting reports. Pero you must understand, we're talking about forecast here of economists. So pag mas maraming economists, mas maraming possible answer. So marami silang nagiging reports na ilalagay sa forecast. So it is bound to happen. Diba naging joke nga yung ano, yung naging presidente si ERAP, no, na he will hire 50 or more economists to help the build the country. E di ba bigla siyang pinagtawanan ng mga tunay na ekonomista dahil pag isang ekonomista lang okay na, pero pag pinagsama mong 50 wala nang katapusang debate yan. So nangyayari po 'yun. Now, ano ang magiging effect niyan sa US economy? Mr. Anonymous attendee, 'di ba ang sinabi ko, ang babantayan natin dito yung actual result, hindi yung forecast. So, depending on the actual result, then you act accordingly, not anticipate the market. Okay po? Okay. Guys, please maintain your questions to the chat, not on the Q&A na lang po, para hindi ko na ako pabalik-balik. Okay, nasa legend po pala on the left side yung significance as reference to the color coding. Yes, Alvin, nasa parang third, fourth column. And any more questions? Okay, balik tayo sa aking PowerPoint. So CPI, kanina natanong, ito na, nasagot na natin, ano?
Next is the gross domestic product. Lahat ng bansa meron 'yan, no? At I am pretty sure all 73 participants attending this webinar have already heard of the GDP or the gross domestic product. The GDP is a reported quarterly survey and is followed very closely as it is a primary indicator of the strength of the economic activity. A high GDP figure is usually followed by expectations of higher interest rates, which is mostly positive for the currency. So they go hand in hand. Pag lumabas yung GDP, expect yung interest rate, no, to have some activity as well. And you already know what to do. Higher GDP, good for the economy. Lower GDP, bad for the economy. Meron pang kasunod dyan sa atin naman yung GNP. No? Merong chat question. Again, please, the higher the CPI, the higher the inflation, which is bad for a particular currency. Amada. Okay, balik tayo doon sa CPI. Kaya lang, pangit yung ano, maliit lang eh. Yung question kanina ni Amada is, the higher the CPI, the higher the inflation. Yes. Ito yung ano niya eh, di ba? CPI is the determinant of the level of inflation in an economy and is calculated by the basket of goods. So kung mataas ang CPI, no, yung basket of goods, oops, sorry, tumalon. Bakit tumatalon? So kapag mataas yan, tataas din yung inflation sa economy. So pagka nangyari yon, minsan nakaka-apekto sa ating assessment nung event na to. Yun. But in this case, medyo pangit lang yung ano, negative 1. Ang forecast is negative 2, lalo pang bumaba. Pero nung lumabas, 0. And tinolol green nila, which is signifying that it's good for the US, for the Swiss economy. Yun. What do you mean by which is bad for a particular currency? If the actual is red, then it is going to be considered as bad for the Swiss economy. If it's green like this one, it is expected to be good for the Swiss economy. Yun. I hope I was able to answer the question. Dalawa kasing ano eh. Ayun. Okay. Thank you, Amada. Okay, let's jump back to GDP. And ito, question ko. Yung previous ng GDP sa US, quarter on quarter, is 2.8. Ang expected ng mga ekonomista is 3%. Let me ask you this question. Is this good or bad for the Euro economy? Expected natin good, di ba? Pero hindi nyo na-catch yung ano ko eh, question ko eh. Ang tinanong ko, good or bad for the European economy? Good for the US dollar. Diniretso niya ni Alvin, no? Para siguradong ano siya, bad for Euro. Tama si Miguel. Yun. Pero it's not tricking you. It's good, it's supposed to be good for the US economy. Ito quarter on quarter pa to. Mas mahaba yung time frame na ginamit, 'di ba? Kesa sa month on month. No. Pero again, ladies and gentlemen, ina-anticipate ninyo yung dapat mangyari. Pero please, 'wag muna kayong mag-enter ng trade hangga't hindi lumalabas ang actual. Yun po, ah,
Marami ako mga kaibigan na traders, mga batikan na din. Yung iba mas matagal pang nagte-trade sa akin. Minsan nahuhuli ko sila, nag-e-enter na sila ng trade, wala pa yung actual data release. So ang nangyayari, 50-50. Kasi it's either good or bad lang yan eh, di ba? So, kagaya nito, yung kunwari, yung isang batingan na trader, nag-anticipate, bumili na ng dollar against the euro. Eh kaso biglang ang lumabas pala ay 2.6. Mababa pa sa forecast, mas mababa pa sa previous quarter. So anong nangyari? Lumipad yung euro. No? So wag niyo pong i-anticipate. No? All 73 participants, please, no? Wag niyo i-anticipate 'yan. Wait for the actual. Bukas pag-uusapan natin yung ano, paano natin i-monitor yung trading natin, no? To maximize, no? We have to wait for the right time. What do you mean by right time? No, you only have to wait for the exact time. Kasi wala naman pong right time yan eh. Ang exact time natin, yun. But lumilipad yung ano ko. Ayan. Exact time po, hindi right time. Meron po yan. Si Len, what if po may actual report na positive for the US and another positive event din po sa Euro? Okay, sagutin ko yan. Depende yun kung anong mas malakas dun sa dalawang high impact news, no? But I would always side with the US. And mind you, Len, wala pa po akong nakitang event na nagsabay na same time, no, na lumabas yung positive sa Euro and then positive sa US. Kasi you know why? Bakit hindi nangyayari yan? Kasi magkaiba sila ng time frame, ng time zone. No? So hindi ho talaga magtutugma yon. In my close to 30 years of trading, hindi ko pa nakitang nagkaroon ng ganong event na fundamental calendar nagsabay, no? Euro at saka USD sabay na positive. Yon. Next question, magiging ranging po ba ang price ng euro dollar parang magiging no trade ka doon? Parang nasagot ko na yan, Ms. Len, doon sa first question ninyo. Usually hindi kasi nagsasabay eh. Kaya hindi ako magiging ano, no trade. I always trade the high impact news. Ayun. Ayun, si Milencio, oo. The actual time, no? Yun. Di ba, balik tayo dito sa aking economic calendar. Di ba, mamaya lang, no? Pagkatapos natin mag-webinar, 8:15, merong lalabas na data, no? Non-farm ADP, no? Define ng automatic data processing. Is ang ibig sabihin ng ADP. This is not as good as dun sa actual, but there is still a chance, no, high impact pa rin siya. Now, yung previous is 296,000. Ang ini-expect nila is 173. This is bad for the US economy. So naka-anticipate na ako dito na magsi-sell ng US dollar. What time will I start selling the US dollar? It's not going to be 7:11. It's not going to be 8 o'clock. It's not even going to be 8:10. I will only pack that sell once an actual figure is posted here. That actual figure will only be of two possibility, no, red or green. If it's green, meaning mas mataas siya sa 173. So it's going to be good. But if it's red,
then it's definitely going to be my anticipated expectation nung sell. So then I will act accordingly. I will enter a sell order. At 15 minutes later, di ba sabi ko, baka mga 5 minutes lang tatanggalin ko na sa market yung order ko na yun. So mga by 8:20, wala na ako sa market. Why? Because I have another data to monitor, which is high impact with the unemployment claims from the US. 229 naging 236. Kanina sabi ko dito good, pero mali pala ako. Dapat bad. So parehong bad. So makikita ninyo, no, parang malakas-lakas ang galaw mamayang gabi. 8:15 and 8:30. Malakas-lakas ang magiging galaw nito, which is anticipated to be bad for the US economy. Do you follow? Ganun kasimple, ganun kadali mag-trade sa fundamental, di ba? Hindi ka na magbabantay ng market all throughout the day. Ito lang ang babantayan mo. 8:15, 8:30. Tapos, mamayang alas 10, kapag gising ka pa, eh, bantayan mo naman yung ISM Manufacturing PMI. Bakit? Kasi high impact news yan. Pwedeng gumalaw yung market dyan. Si Miss Len. Sorry kung... Hindi, okay na yun. Mas maraming tanong, mas gusto ko. May napanood kasi ako na ang sabi nila, initial movement down ng market after the high impact news is released could be a fake out. Sa experience niyo po ba, tama yun? Hindi pwedeng i-fake yan. Sino nagsabi niyan? There's no faking it, no, Miss Glenn. So, pero maganda yan, no? Hindi lang ako yung resource nyo. Pero, hindi, wala, anong tong finifake? Anong finifake nila? Ayun. I haven't experienced that, no? Na finifake nila yung data. Kasi once na pinost na nila yung actual, yun na po yun eh. So hindi ko po alam kung ano yung ano. And ganito gawin mo, Len, para talagang maniwala ka doon sa finifake. Habang nakamonitor ka sa economic calendar sa website, buksan mo yung TV mo sa Bloomberg. Kasi i-release din nila sa Bloomberg yan eh. Or better yet, magdikit ka ng dalawang TV. Yung isa naka-tune in sa Bloomberg, yung isa naka-tune in sa CNBC. Pag lumabas ang data, yun na yun, actual na yun, hindi yun fake. So, could be a fake out. Movement down ng market after high impact news is released could be a fake out. Who's that genius saying this to you? Pero ano po, no? Gusto ko pong i-discount yung sinasabi niya. No, I want to prove it to you na hindi fake. You monitor the calendar and then tune into CNBC and Bloomberg. And look at the data. Once it is released on the website, it's also released on TV. So hindi nila pwedeng i-fake yan. No? Ayun. How long do you usually hold your position according to the direction of the trend? Halimbawa, positive for US, then you sell euro dollar. Yes, okay. How long po? Hanggang may bago bang high impact news? Oh, yan. Maganda yung tanong mo. Mas gusto ko itong mga ganitong tanong. No? Di ba nag-sell na tayo? Kasi positive for the US dollar. So sell tayo ng euro dollar. Tama yan. Sell tayo. Di ba sabi ko sa inyo, short term ito. In fact, usually, lumalabas na ako within 5 minutes. No? Kasi ito, tama yung dinidescribe na natin, no? Sell tayo. So bumagsak yung presyo. The minute na mag-stagnate yung presyo, ibig sabihin nun, habang nagsastagnate yan, meron ng bumibili dun sa time na yun. Diba? Kaya nga nagstagnate eh. Kasi dapat, kung sell pa rin ng sell yung mga traders, bagsak pa rin ang bagsak yan. Diba? Pero pag naghuminto at nagstagnate, no? Ibig sabihin, merong bumili nung time na yun.
malakihan siguro, kaya nag-stagnate. That's the time I will also liquidate my open position. Kasi ibig sabihin nun, parang meron nang nataraugan. Diba? Meron na natauhan at bumili na. At kaya nag-stagnate, malaki ang exposure niya. Do you follow? Di ba kaya gumagalaw ang market is because of supply and demand. So araw-araw, may bumibili, araw-araw may nagbebenta. Nung lumabas yung data, lahat nagbenta. Maraming nagbenta. Mas maraming nagbenta kaysa sa bumili. Kaya bumabagsak ang presyo. Diba? So kung tuloy-tuloy ang bagsak ng presyo, ibig sabihin nun, marami pa rin bumibenta habang bumabagsak ang presyo. Pero pagka minsan, at one point, biglang huminto yan, tapos pumitik tataas, ibig sabihin, may bumili na. No, mas marami. Parang nataraugan yung mga traders at medyo nahapyawan sila ng mga bumibili. For me, that is enough for me to understand na it's time to exit the market. So, hindi po mag-aantay hanggang magkaroon ng high impact news. Huwag po gano'n, sobra tagal niyan. 5 minutes lang. Tanggalin na natin, Len. No? Ayan. Minsan, tuloy-tuloy. Minsan, mahaba. Talagang malakas ang galaw. Minsan, umaabot ng 15 minutes. Pero on average, I'm out of the market within 5 minutes. Isang step lang ng Yossi, tapos na ako. So, si Claire may tanong, Sir, ibig sabihin po ba pag bad ang US dollar, anong gagawin sa euro dollar? Kapag bad sa US dollar, you buy euro, sell the dollar. So, you buy euro dollar. Miss Claire, sana clear yun. Wilbert, so dapat 30S or 1 minute ang time frame. I normally monitor Wilbert using 1 minute kasi gusto ko yung bawat pitik ng currency, di ba? So nakikita yan sa 1 minute. Wala namang 30 second na time frame sa MT4 or MT5. I'm not sure. Ano bang trading platform ang gamit mo, Wilbert? Si Milesio, sir, yun bang pag-trade sa between ADP non-farm payroll and unemployment claim, ang time frame nun sa scalping trading ay 15 minutes time frame? At saka pwede bang mag-buy and sell at the same time para kumita? First question, dun sa time frame mo sa MT4, I suppose, Milesio, no? Ah, hindi. Ang ginagamit ko is 1 minute, not the 15 minute. And it has nothing to do with the time frame of your chart, no? Kasi fundamental po ito, Milesio, hindi ito technical. So it makes no sense monitoring it on the 15 minute time frame. At saka pwede bang mag-buy and sell at the same time para kumita? Ah, pwede kang magsabay. Buy and sell. Pwedeng sabayan. Pero hindi ako sigurado na parehong kikita. No, depende yan doon sa naging ano mo eh. Ayun. Pareho kayo ni MR at saka ni Milesio ng tanong. Anong time frame po ang gagamitin pag 5 minutes? Ay, medyo magulo yung tanong mo, MR. Anong time frame po gagamitin, sir, pag 5 minutes? Eh para mo nang sinagot, 5 minutes ang ginagamit mo. Tama ba yung pagkaintindi ko dito, MR? 5 minutes ang ginagamit mong time frame? Rephrase me yung question and then I'll get back to you, okay? Okay, new share tayo. Balik tayo sa ating PowerPoint. Okay, CPI. Next is durable goods. No? It is an indicator that is released monthly by the Bureau of Census that reflects new orders placed with domestic manufacturers for the delivery of factory hard goods, no? In the near term or the future. Durable goods orders come in 2 releases per month, no? The advance report on durable goods and the manufacturing shipments, inventories, and orders. Ano itong mga durable goods na to? Ito yung mga makina sa pabrika, yung mga
robotic equipment na ginagamit sa mga integrated circuit factories, no? Yan. Meron tanong uli. Milesio, anong expiration ang pinag-uusapan natin dito? Milesio, medyo hindi ko pa rin naintindihan. Sir, baka kasi maabutan ng expiration. Meron ba, sir? Alin po yung maabutan ng expiration? Kasi wala naman akong pinag-discuss na may expiration. Ayun. Okay, thank you, MR. No? Next is the retail sales. Bakit meron Q&A uli? You, Reginald, you can use limit. You can use pending stop orders for this. Yeah. Chat. Yung pag-set ng buy entry at hindi pa tayo nag Milesio, hindi pa tayo kasi nagsiset ng buy entry at sell entry eh. So I'm still confused as to what are you referring to. Okay, moving on. Let's now discuss retail sales. Nasagot ko na itong tanong na ito ni Sally by Reginald na sa Q&A. Retail sales, Australia. Yung retail sales, ito yung sa mga effects ng mga sales nila sa mall, kagaya ng SM, ng Robinsons, no, ng Ayala. Siyempre, nagre-report yan sila sa government. So, nakikita nila ang total sales, no, ng mga retail outlets. Ito, yung example nito, month on month, no, from Australia, 9% ang previous, ang expectation nila is 4%. Actually, dapat kung titingnan mo, mababa, no? Bumaba yung sales. So, dapat it's supposed to be good. But again, we're talking about the effect on the actual against the forecast. So, in this case, no, from 0.4 naging 0.5, umakyat. So they colored it green to signify that it is good for the Australian dollar. Ayan. Unemployment rate. Ayan. Pinag-uusapan natin kanina, no? Nagkamali pa ako ng assessment, which is supposed to be bad pala. Eh, sinabi ko, good. Oops, sorry. Hindi ko kasi nakikita. Ito yung unemployment, no? Sa US, galing 7.3 yung previous. Ang naging forecast is 7.2, so mababa. Tapos ang lumabas is 7%, mas mababa. Kumonti yung unemployed, so it's good. Kaya green ang kinulay sa kanya. Do you follow? Sorry, tumatalon. Sorry, no, yung mouse ko maganit na. Ayan. Yung jobless claims, kanina na-discuss na natin. Yung mga na wala ng trabaho, nag-claim ng welfare sa government, nare-record dyan. Parang ito yung panahon natin ng pandemic, di ba? Nagbibigay yung mga barangay ng
cash incentive sa atin kasi hindi nga tayo makatrabaho. But in this case, no, sa US, meron silang mga welfare centers. Pwede kang pumunta ron para humingi ng welfare. Minsan may tulugan pa nga. Para pwede ka doon matulog. So, yan. A jobless claim yan. Wala masyadong data. Wala pang forecast. At wala pang, siyempre, wala pang forecast. Definitely, wala pang actual. Yung jobless claims from the US. Lumalabas yun. Now, let's talk about housing starts. Housing starts can be significantly affected by weather. The numbers are also presented as seasonally adjusted and smoothed out using statistical formulas. The housing starts data are often revised to reflect the most current evaluations. Housing is a key part of the U.S. economy, which has an effect on related industries, no, such as banking, the mortgage sector, no, raw materials, yung durable goods, employment, construction, manufacturing, and real estate. So yung housing start, bantayan din ninyo, no? In a strong economy, people are more likely to purchase new homes. Conversely, in a weak economy, are less likely to buy new homes. So ito yung example, no? Not only from the US, but also from Canada. Ito, housing starts from Canada. So, and if you will notice pula, kasi yung previous is 198.2. Ang forecast, 195. Pero yung actual, 192.2. Mas mababa sa 195. Mas mababa sa forecast, ha? So, ang ginawa nila, kinulayan nila ito ng iba. So, ano gagawin natin kapag ganyan yung ano, yung data release? Are we going to sell the Canadian dollar or are we going to buy the Canadian dollar? Sell CAD. O, tama. So, ano gagawin natin sa dollar CAD? Do we buy or do we sell? Buy. Tama. Yun. Buy tayo. Kasi buy tayo ng dollar, sell tayo ng CAD, di ba? Yun. Buy. Tama si Claire. Buy USD/CAD. Tama si Richie, Emmanuel. Thank you for your answers. Pag nagtanong ako, sagot kayo kagad kasi alam ko merong point system si Miss Sally. At yung mananalo yata, bibigyan ng cellphone. iPhone 14 yata. So, sagot kayo kagad, ha? O yun, may 5 points si Claire, si Milesio, 3 points. Johan, 1 point. Yan. Next naman, ito, hindi ito data event, no? But let me just discuss the Federal Open Market Committee. Di ba kanina na-mention ko there are 55 independent states in the United States. So, bawat state parang mini country siya, eh, di ba? Meron siyang sariling Federal Reserve, which is the central bank. Meron din siyang central bank governor bawat state, no? So, let's say for the state of Texas, merong governor doon. Di ba? Yung governor doon is like the mini president of Texas. Meron ding Federal Reserve doon, which is the BSP in our case. So yung BSP, meron din siyang governor. Sa atin, governor ang tawag, di ba? Pero sa kanila, Federal Reserve Governor. Sa atin, CB Governor. Now, 55 governors yan. 55 Central Bank or Federal Reserve Governors yan. Lahat yung mga yan, nagmi-meet yan every now and then to discuss whether to tighten or print more at tighten the economy by way of increasing the interest rate or lowering the interest rate. And they are also
responsible for deciding to print more money or print more coins or kumbaga, central bank stuff, no? Yan. Basahin ko lang ito. FOMC, which is the 55 governors, meets up 8 times per year to set key interest rates, no, such as the discount rate, no, and to decide whether to increase or decrease the money supply. Ito yung pag-print o pagsunog ng mga pera, no, which the Fed does by buying and selling government securities. No? For example, to tighten the money supply, they decrease the amount of money available in the banking system. The Fed sells government securities. The meetings of this committee, which are secret, no? Secret in a sense na closed door meeting yan, no? Pero ina-announce naman yan, no? Are subject to much speculation on the street, and analysts try to guess whether the Fed will tighten or loosen the money supply. So, swerte ka kung may inside information ka, pero talagang wala. No? So, yan yung FOMC. No? That is the Federal Open Market Committee. No? Doon sa next slide ko, makikita ninyo, no? One of the members, si Fisher, meron siyang speech. And walang previews, walang forecast, walang actual. Kasi speech ang pinag-usapan dito. It's not a release on an economic event. But nonetheless, pinupost niya sa economic calendar kasi baka mamaya niyan, biglang sinabi ni Fisher, no, pagkatapos ng meeting niya, ng speech niya at 7:15, bigla niya sinabi na the Federal Reserve will raise the interest rates. Eh, may mangyayari sa market, di ba? Ano ang mangyayari sa market? 5 points. Ladies and gentlemen, pag bigla nagkaroon ng sinabi ni Fisher, the Federal Reserve will raise the interest rates, what will happen to the US dollar? Good or bad? Si Claire, tama. Good for the dollar. Short-term effect, di ba? Bakit short-term effect? Eh, lahat naman tayo, hindi naman tayo malakihan maglaro. So, chuchupita lang tayo. So, meron tayong extra money, di bili natin yung dollar kasi yung interest rates niya, no, i-increase. So, maraming magbibilihan ng dollar. Tapos, loob supply and demand, lilipad yung presyo ng dollar against, let's say, euro. So, ano mangyayari niyan? Pagka huminto na yung pag- appreciate ng dollar, that's the time you liquidate your position. You follow? So, congrats, Claire, si Gemma, no? May mga points kayo, no? Mamaya itatali ni Miss Sally yan. So, importante rin po yung FOMC, no? Pag nakita niyo yan, bantayan niyo na. Although yung color dito, no, is color-coded as medium. Siguro baka yung speech lang eh baka inauguration lang o kaya pag-uusapan yung magiging design ng bago nilang pera. So ganun lang yung speech, hindi mo na ini-expect na ano yan kasi it has no bearing on the economy. Eh, but sometimes it will be colored red kasi baka yung closed door meeting o kaya yung speech niya will contain, no, secret words or reading behind the lines na can signify either raising the interest rate or lowering the interest rates. Okay? So next is this one. Trade balance. No? Lahat ng bansa may trade sa iba-ibang bansa. No? And we call this the balance. The trade balance. Now, in every country, dalawa ang mangyayari niyan. Pag sinabing trade, we're talking about importation and exportation, no? So pwede natin
i-consider na yung trade balance ay deficit or surplus. Now, for the sake of argument lang, no? Ang Philippines ba, eh, ang trade balance, deficit o surplus? Ano? De, mali yung tanong ko eh. What? Are we an importing country or are we an exporting country? Importing. Oo. Importing tayo. Mas malaki ang, mas malakas ang importation natin kesa sa exportation natin. No? Halos lahat ng kotse sa kalye, imported. Halos lahat ng gamit ninyo, imported. Halos lahat ng gamit ninyo sa bahay, imported. Diba? Bumili ka ng washing machine. Okay? Bumili ka ng TV. Ano yung brand ng TV mo? Baka Sharp. So, Japan yun. Diba? So, imported yan. Pero yung sinasabi nila, oh, gawa na lang yan sa Pilipinas. Pero it's still imported. Now, what are we exporting? What is our biggest export? Import, napakarami. Halos lahat, diba? Pero export natin, ano? OFW, sugar, rice, labor, tama. Tama si ano, labor or services. No? Nag-export ba tayo ng rice? Di ba parang mas imported pa yung rice natin? Banana, oo. Negativity online. Parang nakakatakot maging kaaway sila sa online. Joke lang din. No, labor, oo. So, laborer. Now, what country is on a surplus? Alam ba ninyo? Japan, yes. US and China, yan. Yung mga big threes. Yan ang mga naka-surplus. Pero hindi, ang US naka-deficit na sila eh. Last time I checked, no? China is on a surplus. Japan is on a surplus. Korea, I haven't checked, no? Parang Korea na rin, oo. Ayan. But nevertheless, no? Australia, oo, parang Australia din, no? Naka-surplus. But nevertheless, no? Babantayan din natin yung trade balance, no? Kasi nakaka-apekto yan sa world market, no? Like in this case, no? Negative 10 billion yung preview. So, the UK is definitely on the deficit, not on the surplus. Kasi negative 10 billion sila eh. 10.10 billion. And then the forecast is negative 9.35 billion. And then nung lumabas yung data, 9:30, negative 9.73 billion. Higher than the forecast. So, ang nangyari, kinulayan nila ng pula kasi to signify that it was bad for the British economy. Yung trade balance nila, eh, talagang sabog pa. No? Parang bumabalik pa sa 10.10 billion. So, babantayan din niya, no? Although in this case, kinulayan lang nila ito ng medium. Dalawang yellow siya, hindi siya red. Pero sa akin, I monitor this, no, from time to time. So in essence, before closing this presentation, no, this is how I see the market, no. Yung mga pinag-usapan natin, no, yung mga industrial production reports, unemployment, producers price index, no, retail sales, housing starts, non-farm payroll, interest rates, GDP, GNP, no, they impact market volatility, no, depending on, of course, the release of the event, no. It can be interpreted always in two ways.
It's either good or bad for the data release. Now, having said that, market volatility will in turn, no, create currency volatility rin. Kasi pag sinabing market volatility, it's not just the forex market, but also, no, the other markets, no, yung equities market, yung mutuals, no, bonds, securities, no, nakaka-apekto rin kasi yan doon. So pwede rin siyang gumalaw, no, accordingly. But in our case, you're a trader, I am a trader, no, I'm only monitoring it doon sa aking mga instruments na binabantayan. Particularly, pag newbie ka, you monitor it using your favored currency, which is in this case, ano ang sinasuggest kong currency pair na gagamitin ninyo or ititrade ninyo? Euro-dollar, di ba? So, yun, bantayan ninyo yun. Meron naman mga iba nagtitrade ng gold. So, sila yung pagbabantay ng gold or crude oil. O yung iba, Bitcoin. So, yan yung mga effects, no, ng ating fundamental analysis. There's a question that I just need to read, no, from Michelle. Meron po bang recordings ng webinars? Meron, Michelle. Just get in touch with Miss Sally. Tama si Paterno, euro-dollar dapat. Kapag newbie ka, you start with the euro-dollar. Huwag saka na tayo mag-venture sa mga ibang instruments, no? Like gold, Bitcoin, or other currency stuff, no? Dito muna tayo sa euro-dollar. Okay. Ito, Monday na, technical analysis. So this concludes our webinar. Medyo marami tayong tanong-tanong. Maraming mga questions. Thank you for the questions, no? At pag-usapan na natin ngayon ang mga inyong mga katanungan. Thank you rin, Amada, for taking the time to listen to the webinar. Ladies and gentlemen, I'd like to ask this question. Meron na po ba kayong mga trading accounts sa Tikmil? Yun, si Gemma, meron na. Yes. Gemma, I'd like to interview you. Kamusta trading mo? Negative trade na po. Pero so far, okay. Ayan. Siguro, Miss Sally, magkaroon tayo ng session na parang lahat ng mga traders, no? Parang powwow lang. Over beer, over coffee. Tapos, sure, sir. Kwento-kwento. O, ganun lang, no? Yan. Pwede gusto po. Kong interview, ang dami na eh, oh. Andito si Pateno, sige, si Claire, si Alvin. Sir, ikaw lang ang wala si nung Traders Fair. Present sila. In-invite kita ano eh. Oh. Oh, alam mo naman. Alam mo naman, violente ako sa ganyan. Hindi ko pinapansin yung ganyan. O, tsaka hindi sir, meron kang lakad. Mga tao doon. Kayo-kayo lang din. Oh, at least magkakasama kami, ikaw lang wala. Pero sir, invite kita sa IB workshop. So that would be on June 12. June 12? Mm-hmm. Monday yun, walang pasok na naman. Sa holiday ulit. So sa favorite place natin, alam na. Saan yun? Prestige. Nasa Prestige, o sige. Oo, yung tunay ha, yung una. Yung una, hindi sa San Miguel. Doon po sa Emerald tayo. Oo. June 12, sige, I'll yes, clear sir. My calendar. 10 o'clock, 10 o'clock in the morning, opo. Ba't ang aga? 10 to 2, sir.
Workshop, IB workshop. May mga activities tayo. So, ayan. So, guys, mga IBs yun, no? If you are interested, magsisend ako ng landing page this week para dun sa mga gustong umattend. Ayan, nakapag-advertise pa tayo. June 12 yun, 10 o'clock to 2 o'clock. Meron tayong mga raffle prizes. May cellphone, okay? May cellphone. Then, meron tayong $500, $300, and $200 na ipamimigay. And that's withdrawable. Okay? Pwede pong i-withdraw, pwede rin i-trade. Ayan. Okay, so guys, I know trade na lang. Yes, sir. Oo nga, mas maganda trade para mapalaki, sir, no? Mm. Ayun. So, ayan, guys. So, thank you so much, Sir Nathan, sa napakarami naming natutunan tonight. And guys, please leave your email address dun sa gusto nyo makakuha ng recordings ng webinar na to. Again, leave your email address para po maisend ko sa inyo. And at the same time, mind you guys na kakumplituhin po natin yung limang webinar bago ko isend ha, para hindi po isa-isa yung pagpapadala sa inyo, para hindi naman tayo mapunta ng spam, okay? Or sabihin nyo, pina-flood natin yung inyong mga emails, okay? So kung wala na kayong questions, aside dun meron sa... Meron pa actually, si Len. Oh, meron, humabon. Sir, are you purely a fundamental trader or a technical? Ganito, Len. I'm majority of the time I trade fundamentals na kasi because of the technology no nowadays no, but during the 1990s I was purely a technical trader kasi ang information I cannot just get it on hand no, unlike today no, may internet na. Just imagine this, trading in the 90s, how can I get the most viable information available to me? There's no way kasi wala pang internet nung time na yon. Ang pinaka-fundamental data na makukuha ko will be at least 3 days old. Ito yung mga newspaper galing sa US. Pero mind you, no, yung US newspaper na trinint ngayong araw na to, June 1, eh balita yan kahapon. Tapos palili pa rin yan, papupuntayan yan dito sa Pilipinas. So 3 days na, 3 days old na yung balita. So that's the latest news that I was able to, ano. So I'd rather concentrate my efforts, no, analyzing the market technically. But jump to 2023, eh mautot lang si Biden, di ba? Nai-tweet na yan. No? May epekto na kagad yan sa market. So, ang gagawin ko, I will monitor the news. No? Basically, I'm fundamentally trading it. And, syempre, I pick my battles. Bukas, makikita ninyo, no? Ito yung paborito ko. Iti-trade ko to bukas. Kaya, 6 to 7 p.m. lang tayo. Hindi Apo. Tayo 2 hours bukas. Yes, kaya sir. Kasi ituturo ko lang sa inyo kung paano mag-trade ng in real time. Tapos, iiwan ko kayo kasi I will have to concentrate my efforts on trading my clients' funds. No? By the way, kung gusto nyo ako mag-trade ng accounts ninyo, we have ma'am here at Pickmill. No? Kumbaga, ipapatrade nyo sa akin. But that's for a different time. Please coordinate with Miss Sally para kung interested kayo na ipatrade sa akin, si Miss Sally na lang po yung kakausapin ninyo. Ayun. And then, last, I don't have an account with Mill yet, but I trade with other brokers. Well, Miss Len, I'm not telling you to surrender your other brokers. But it makes good sense to separate your investments eh, di ba? So maglagay ka din, tingnan mo yung bilis ng ano namin dito, mabilis ba yung reporting, mabilis ba ang deposit, mabilis ba ang withdrawal, tapos yung support, yan ang importante, yung support. So give it a try, Miss Len, no? Ayun. So, I hope I was able to answer all of the questions. Lahat ng mga nasa chat, puro mga email na. Yes, so, sir. Ayun. So, okay. Thank you. Bali, thank sir, you. Mag-announce din po ako. So, since tomorrow, 1 hour lang din tayo kasi may kasabay tayong ibang magwe-webinar after. So, again, guys, 1 hour lang tayo tomorrow. So, please, log on time para po, log in po kayo ng on time para po makapag-start tayo ng mas maaga. And another announcement, guys, 7 o'clock tayo on Monday, sir.
June 5, 7 p.m. po tayo on June 5, which is Monday. So please, at least ma-inform po yung bawat isa. Ayan, sabi nga ni Sir Vincent, feel free, ano, feel at home daw sa TICMIL kasi nakaka-register or kaka-add lang po niya sa GC kahapon. So it's nice to know na yun po yung inyong magiging ano, comment at pakiramdam doon sa GC natin. Napaka ano po, na-appreciate po namin yun, talagang napaka-accommodating naman po ng ating mga kasama. So guys, again, leave your email addresses para makuha namin yung maisan namin sa inyo yung recording. And again, before guys, we end the webinar, so we have to pray and ask for ano po, guidance na natin sa pagkatapos ng webinar. Alright, Lord Father God, we thank you for this wonderful night. Napakarami po naming natutunan at nawa po ang mga yung bagay na ito ay may apply namin sa actual trading namin at may share din po namin sa ibang tao na pwede po namin matulungan in this particular business. And Lord, we pray na makasama namin sila sa aming mission na magkaroon na isang successful forex trader sa bawat household at maituro at maipamana na sa aming mga anak at sa aming mga kaibigan. Lord, we give you back all the praises and glory in Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you very much, guys. Thank you so much, Sir Nathan. See you tomorrow. Thank you. Thank you. 6 o'clock. All right. Okay. So, guys, okay po. Bye-bye, sir. So, guys, again, leave your email addresses sa lahat po ng gusto ng ating recording for tonight. Ayan. So, sige po. Send nyo lang. So, thank you rin po, Sir Samuel. Thank you sa lahat po ng umattend ngayon, no? And I hope, guys, na hindi kayo magsasawa. And please, chat your email addresses po sa chat box. Hindi po sa Q&A, ha? Ayan. So, do ito transfer ko na lang. Ayan. Para po... Ayan. Ayan, so i-close ko na po. So alam nyo na po yung drill natin. You know the drill, guys. Kayo na po ang mag-leave. Maraming salamat din po, Sir MR, sa pag-attend po ninyo. Ayan, maraming salamat po, Sir Alvin, Sir Emmanuel. Ayan, Sir Richie, thank you po. Ma'am Gemma, Ma'am Claire, thank you. Sir Alvin Nuke, thank you po. Ma'am Mary Joy, Ma'am Jocelyn, thank you. Sir Carlo, thank you. Sir Millard, thank you so much. Ayan, so wala na po. Wala na pong email address. Para, ayan. Ayan, okay. So guys, i-copy ko lang, no? Sir Rico, hello. Nice to see you again. Nakakatuwa po. Asa na ba yun, Chad? 05. Oh, so June na pala ngayon. Ayan. Mm-hmm. Okay. So thank you so much, guys. Have a good night. I will send the link landing page para po sa ating IB workshop. Okay? Again, guys, limited lang po yun. So, please paunahan lang po sa pag-register. And we have, ano po, raffle prizes para sa inyo. Okay? So, have a good night, guys, and enjoy your time with your family. God bless everyone. Bye-bye po.